horoscope. Jeremiah chapter 10 verse 2, that says the Lord, learn not the custom of the pagans, and I have no fear of the signs of the heavens. To the pagans fear them by studying the stars and planets. An astrologer casts a horoscope on the basis of the month and the day of an individual's birth. The horoscope is a prediction of events likely to occur in a person's life. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayon mag-live tayo at mag-share ako sa inyo sa nabasa ko. Una-una, itong forbidden knowledge mga kapatid about astrology, horoscopes, or pagans, pagan customs. So, itong astrology, magbabatay tayo sa movements ng sa mga bagay na sa langit, astrology horoscopes are pagan practices, pagan culture. Pabasahin natin ang itong magandang libro. Marami tayo matutunan nito galing sa isa sa mga known exorcists sa buong mundo po, si Father Jose Francisco Siqueira, Exorcist Volume 3, Spiritual Warfare and Discernment. Maganda po ito. Malaking tulong po ito sa mga religious organization natin na mabasa natin. Madagdagan talaga yung kaalaman natin, mga kapatid. Malinaw ba yung tinaw ba ito live meron? Si Justada Jingosa is watching. Si Mini Hosayan is watching. Hello, Father. Salamat. Sa imong mga talk o sa imong mga kauban na usab ng akong manghod o ang iyang anak. Wow! Salamat kay Gisoon. Yan po ang pinakamalaki na milagro ko. Clear, Father. No, clear and sound pala. Si Maria Sarmiento, salamat sa pagpadala ng stars. Si Leo Mata is watching. At si C. Membrere. Si Mini Hosayan, malinaw Father. At si Ninya Bell. Abrao Postupa sa atin. So ngayon mga kapatid, basahin natin itong aklat ito at sabay tayong mag-aral. So ngayon ay sabay tayong magbasa at mag-aral. Okay? Fortune tellers try to predict the future through the use of the occult, magic, or superstition. So saan galing yung kapangyarihan ng mga fortune teller, yung mga manghula, yung mga manghimad? Galing pala yon sa, bakit maka-predict sila sa future? They are using occult power, magic, and superstition. Okay? It is forbidden to seek knowledge of the future by using playing cards, tarot cards, crystal ball, the study of the hand, palm reading, the stars, examining the liver of the dead animals, shooting arrows, the keyboard, and any other superstitious means. Bawal po ito mga kapatid. Una, ang gagamit ng braha, bawal po yan. It is a superstitious belief, occult practices. It is a pagan custom. It is a pagan culture. It is a pagan practices. Okay? A medium, so, take note, a medium is a person who has immediate or secret knowledge either by some questionable power of his own and through the power of the evil spirit that works through him. In Samuel chapter 3, read how King Saul consulted a medium
and died the next day. So basahin natin ito ha. Itong talatang ito. Babasahin natin. So kumkonsulta si Prophet si King Saul, no? King Saul ay hari ng mga Hudyo. Kahit sakop na siya sa bayan ng Diyos, nagkonsulta siya sa mga medium. Yung mga medium, a person who has immediate or secret knowledge either by some questionable power of his own and through the power of the evil spirit. So, yung mga medium ay from the evil spirit. Okay. Basahin natin ang First Chronicles. Chronicles. First ba ito? Chapter 10, verse 2, verse 13. Saul died for his iniquities because of the transgress, the commandment of the Lord, which he had commanded and keep it not, and moreover consulted also a witch or a medium. So namatay si ano ha? Grabe ang retaliation, pinatayin. Ang clean spirit yung hari dahil sa paglapit niya sa albularyo. Sa medium. Ang delikado yun. So dito mga kapatid, kung nakikinig kayo ngayon, delikado talaga ang paglapit sa mga albularyo mga kapatid. Okay. At sa mga medium. So, punta tayo sa astrology and horoscope. Jeremiah chapter 10 verse 2. Thus says the Lord, learn not the custom of the pagans, and I have no fear of the signs of the heavens. To the pagans, fear them by studying the stars and planets. An astrologer casts a horoscope on the basis of the month and the day of an individual's birth. The horoscope is a prediction of events likely to occur in a person's life based on the movement of stars and planets. Even though millions of people follow horoscopes with greater or lesser interest, it is still a type of fortune telling. So astrology pala is part of fortune telling. So, ang ingay mga kapatid sa announcement. Even if you say you do not believe in horoscopes, only read your own for fun, you should abandon this practice. Ano? You should abandon this practice. The daily horoscope can easily influence us from time to time. So, the daily horoscope can easily influence us from time to time. It is a way in which we open ourselves to the occult. So, delikado po ah. Ang horoscope ay isa sa pagan practices and then bawal po yan. Ma-open yung occult influence natin. If you want to live in the kingdom of God, renounce horoscopes and all other means of fortune telling. Any playing cards, kia boards, and other things used by fortune telling should be destroyed. So ano, hindi lang i-renounce mo kung never practice ka nito, i-destroy pa yung mga paggamitan mo. Okay. The kingdom of darkness and the forbidden power, witchcraft or superstitious magic, is used to produce effects that are beyond the power of men. Take note ha, so mga black magic, yung forbidden power, kasali nitong mangkukulam, manghuhula, mga magic, no? Produce effects are beyond the power of man. So, ito pa hindi natural na ability. It is beyond human ability, mga kapatid. These effects may be good or bad and are brought about by the use of magical words or gestures, by the use of magical herbs, powders, liquids, or similar things.
there is often a specific invocation of the devil. Physical evils are directed against individuals because of hatred or jealousy. So kahit nag-enjoy ka sa kapangyarihan ng demonyo, hindi pa rin, kahit mabuti o kabutihan ang dulot nito, temporarily. It is directed by hatred or jealousy by the evil spirit. We have all heard about sticking pins in dolls, yung tutusukon yung doll, the evil eye, yung uso, eating of cursed food and drinking a liquid. Meron po yan. Maraming tayong pasyente nito na pinainom lang, pinakain lang, and then na na-realize yung curse, no? Ang kasakit yung uminom, hindi na makatulog. That through the power of darkness, it is to cause harm, sickness, or even death, no? Nabasa natin si King Solomon, si King Saul sa 1 Chronicles chapter 10 verse 13. Okay? Anong sabi dito ni in 1 Samuel chapter 3, read how King Saul consulted a medium, a witch, and died the next day. Died the next day. 1 Chronicles chapter 10 verse 13. Hindi naman ang hulugan na hindi tayo matay. Lahat tayo ay kukunin ng Diyos. Hindi tayo para dito sa mundo ito. Pero, no, ang demonyo makakause ng sakit. Anong sabi dito? The forbidden power. The evil eye, or eating a cursed food or drink a liquid that through the power of darkness is to cause harm. Cause harm, sickness, or death. This is witchcraft. Today, witches can be found almost everywhere. Alam nyo, ang mga mangkukulang ngayon, you can found them. You can find them anywhere. Sa Tagiya, sa Genuiners, and often they are presented in a positive light, no? They are presenting themselves as positive in nature. Presented in a positive light. Just remember, everyone involved in the false worship, seeking forbidden knowledge, using forbidden power should be absolutely avoided. Ano? Dapat nating iwasan. Huwag ninyong puntahan ang mga albularyo. Huwag ninyong puntahan ang mga occult practitioners. Saan tayo pupunta? Sa sakramento po. Punta tayo sa sakramento. Saan bang sakramento? Nasa kamay ng ating lahat magkaparian. Amen? Okay. There is also an increased interest in African witchcraft. So mga magagaling ang witchcraft sa African. Voodooism. The gods of Voodooism are good and bad. So, yung Panginoon ng mga Voodooism, witchcraft, dun sa Africa, ang kinang Panginoon ay both, dualistic, good and bad. Usually, the voodoo service begins after sunset and ends in the early morning. It often includes a bloody sacrifice of a goat or chicken. So, nandito na ito sa ating, ano, mga experience natin ito. Ano ka nga, so? Tutuloy tayo, mga kapatid. Ang daming nanood natin ngayon. Amen, Chilo, Tumapon, Akala, Versabal. Salamat sa mga nagpadala ng mga stars. Iwasahin ko mamaya. Patuloy tayong magbasa, mga kapatid. Mag-aaral naman tayo. Ang mabuti niyang mabasa and explain. Okay. Oh, just bloody sacrifice of the goat or chicken or pig. Baboy. Okay. The gods are supposed to briefly enter into the person during the ritual. There is prayer and singing. So, yung espiritu, yung Panginoon nila sa African witchcraft, sa Voodooism,
papasok yung Panginoon nila, either mabuti na Panginoon or masama. The Voodooism and witchcraft, Catholic objects such as images of saints, crucifixes, candles, holy water, and Catholic prayers are sometimes used, as well as other objects and prayers. Do not be fooled by the apparent religious nature of what happens. So, hindi tayo magpa-loko sa mga albularyo na magpakilala na sila ay devoto sa Katoliko. No, apparent religious in nature. Do not be fooled. Do not be fooled by the apparent religious nature of what happens. Okay? If you have any objects or written prayers that have been used in witchcraft or given you by a witch, they should be completely be destroyed. So if you have any objects or written prayers that have been used in witchcraft or given you by a witch, the mga mediums, they should be completely be destroyed. Lahat ay i-destroyed talaga yan, kahit pa mga sigurado image yan. If you have been involved in witchcraft, then yung mga manggugulam, kung kita mo sa YouTube, hindi naman ako nakapunta sa mga manggugulam, nakita ko lang sa YouTube yung kanina, meron silang altar, meron nilang mga santo, sacred images. Totoo hindi? Totoo yun. And then, you've been involved in witchcraft, you must renounce the devil. Renounce the witchcraft in which you have been involved, and all witchcraft, ask God's pardon, and confess your sin to a priest. In confession, the sacrament of reconciliation, there is a divine power needed to free one from the influence of the evil. Influence by the evil. So dito mga kapatid, makikita natin, we are not allowed to interpret dreams. Carla, yes, we are not allowed, no? Kung may religious meaning yan, hindi tayo nagbabatay sa panaginip, mga kapatid. Nagbabatay tayo sa simbahan na tapos ni Kristo. Okay? So, yan lang sa muna, no? The about astrology and horoscope or pagan customs. So, kung may mga pagan practices tayo, i-renounce yan dahil kailangan natin na ma-renounce lahat ng mga objects sa akin. Masarap po matulog, no? And then, lang sa muna ang ating isi-share ko sa inyo. Si Itlos Constantino, hello Father. And the thing, please include to your prayer na makasampa na sana ang anak kong si Kim. So, you should receive the, ano, the sacrament of confession and pray the prayer of Mama Mary po, the Holy Rosary. Salamat na ako sa mga star sinners natin. Si Den Guillena, bago po ito, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po. Si Floribel Cabana, 10 stars. Salamat po. Si Eden, mga bago po ito. Si Eden Mirantes Clemente, lagi na po ito. Ay, Father, pakigreet ko, happy birthday ni Nanay Rusing Tulod. 91 years old, paborito. Paborito. Sana eh? Paborito kayo kanya. Nahan siya. Sige, tanaw sa iyong live. Thanks. Salamat kayo. Lalasan niya sa akin ng 100 stars. Si Abet Kuwas Indino. Lagi din ito. Salamat po. Nagpadala sa atin ng 10 stars. At si Sister Cecil Patien. 100 stars. Salamat kapatid. Lagi din ito. Si Bernarda Ibar Sabal, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Dian Galina, nagdagdag ng 100 stars. Cheryl Mahait, lagi ito. Salamat sa inyong generosity, nagpadala ng 10 stars. Si Fi Padrug Frulik, nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. Si Roderick Labarda Sandoy, nagpadala sa atin ng 15.
50 stars. Salamat po. Si Mercy Alfres, nagdala sa akin ng 100 stars. Salamat po, lagi po ito. Walang absent. Si Beth Canilanza Vicas, 99 stars. So, salamat po. At si Sister Maria Sarmento, lagi po ito. Nagdala sa atin na 300 stars. Si Jen Galiena, nagdag ng 100 stars. At si Philly Flores, no? Salamat kapatid, 10 stars. Si Michelle Rabo Montairi, 10 stars. Salamat po. At nag-greet na lang tayo ng ibang fan. Si Roy Gail Idol, nanood sa atin. Si Doris Viz, hi Father, good afternoon, watching here in Hong Kong. Si Philip Jess, good afternoon Father Darwin, may idol, ang bait na tao po. Salamat po. At si Ria Umpal, nanood sa atin, ni Dudong Calib. Sheila Vito, uy, nagpunala ng 300 stars. No, salamat po. Si Juan Jane Lagos, si Jezabel Mabuting Sabino, nanood sa atin. Si Renren Riato. Okay, nagkagbuhol pa na. Yes, Sister Juby. Musta ka na, Sister Juby? Si Talma Putol, padala sa kanyang 50 stars. Si Nivi Cortez Libres, God bless Father from Davao City. Mercy Alferes, ay salamat, na nangabot na ng 1,419 stars ang pinadala ninyo. Salamat po. Si Sean Kondi, hello po, salamat naka-attend me sa Holy Mass. So, salamat po, big so, ano. Si Mia Ramacho, no, notes sa atin. Si Jimwell Michaeler Kage, notes sa atin. Si Senya Balite, nanood din sa atin. Si Nuvi Cortez Libres, from Davao. At si Dina Lewis, nanood sa atin. Si Anita Pasco Josiano Cabero. At si Marivic Patalinho, nagpadala sa atin ng 10 stars. So, mayang adlaw, Father. God bless you always. Si Kintot, ng Kintot. So, still fighting fans, si Juby Torion, no? Back to Jod, Sister Juby. No retreat, no surrender. Selena Ancuber, nanood sa atin. Si Lulit Oterio, nanood sa atin. Si Malak Daniel, nagpadala ng 100 stars. Si Jean Mary Gabus. Hello, Father. Ano ba? Salamat. Siningin ka ninyo. Si Roy, mayroong hapon, Father. Salamat sa shout out. Salamat din, Roy. Si Sophia Pauline is watching. Si Lo Tumapon Akala, nanood sa atin. Si Malak, kaya lang walang design. Salamat po. At Father, good noon. Please, i-appeal ko ninyo sa pagpasabot sa mga tao na wine nga nung dili man appeal sa paghatag sa pero ko si creation kapatid na ang katawan ni Kristo at ang kanyang dugo kaya nga i-divide ng pari yung ano yung tinapay, kukuha siya ng kaunting parte ng tinapay at may i-pray siya pinaginis nagsagol sa lawas ng dugo ni Kristo, makaambit unta siya. Kitang tanan sa kaluwasan, kinabuhin walay katapusan. So, kahit saan sa dalawa, ang matanggap natin, ang buhay na laman at dugo ni Kristo, buong Kristo na puyo. So, hindi na kailangan iinom pa tayo sa wine. Amen? Josiano Caberero, no, salamat sa shout out, Father, from Hong Kong. Si Natividad, ngayon sa atin. Si Glyn Lee, nanood din. Si Marife Concepcion, si Richard Sarno, Char Ining, Angela Garcia, at si Chichi Herdeles, si Yolanda Yata, nanood sa atin. Si Barbie Bargio, o si Lucille Canillo, nanood din. Rudy Father, sa mga sanonood din sa atin, si Dean Giliana, ito na 50 stars. So yun lang sa muna, no? God bless, fighting na rin at accepting the humble. God bless.